Kung gusto po ninyong lumigaya, eh magtipid ho kayo sa gastusing sa papel, di ba? Proteksyonan ninyo yung ating kalikasan. Kaya mag-electronic invoicing kayo. So, paalala ko lang, ignorance is your best enemy. Hindi ka mananalo dyan, sir. Ha? Hindi ka mananalo sa ignorance. Tandaan mo, yung ignorance nagsisimula sa letter I. Sa pag-usapan natin, mga bossing ko, itong, ayan, ito pong VAT invoice, particularly sa RMC 77-2024. Tandaan lang po ninyo, ang Revenue Memorandum Circular na ini-issue po ng BIR, mapapansin nyo, sa umpisa pa lang, doon sa subject matter, sinasabi na, clarification, nagka-clarify siya. So, yung clarification na yon, kung siya ay contrary sa law, eh, pwede ho ninyong hindi sundin. Ayan. So, pag-aralan ho natin yung sample. Napaka-importante ho niyan. So, sabi rito, eh, meron daw invoice eh. Okay, tingnan natin kung ano itsura ng invoice. Ayan. So, maliwanag ho dito, sinasabi, meron hong dalawang resibo. Ah, required information contained in the invoices. Maliwanag dito, dalawa lang ang invoice eh. Isang VAT invoice at yung number 2, ito yung non-VAT invoice. Ito ho, kumbaga, variety. Variety ho yan. So, hindi naman ho ipinagbabawal sa batas na magkaroon ho kayo ng variety. Okay? Sa pagkain, eh, kung gusto ho ninyo ng eat all you can, eh, definitely, isa lang ho yung klase ng kanin. O, di ba? Isa lang yung kanin, eh. Yun yung jasmine rice. Tapos, sangkatotak ang ulam. O, di ba? Ganun ho yung, ano, yung nangyayari ngayon. So, ang suggestion ko bilang tax specialista ninyo at tax isang CPA, mag-concentrate lang ho kayo sa sinasabi ho ng EOPT. Ayun. So, ano yung sinasabi ng EOPT? Dalawa lang po. VAT invoice at VAT official receipt. Kasi ho, ganito eh. Kapag marami ho kayong klase ng resibo, katulad doon ang ipinakikita ng BIR ho dito, meron kayong VAT invoice, meron kayong VAT non-VAT, ayan, ang dami-dami, bukod dyan, doon sa kanilang revenue RMC, may charge invoice, ha? Mayroong miscellaneous invoice. Saan katutak? Huwag kayong po, lalo na kung kayo ay micro business people, cottage industry kayo, maliliit na taxpayer kayo, 3 million, hindi pa kayo makatatlong milyong benta sa loob ng isang taon, tapos ang katutak na pagagawa niyong resibo, maawa kayo sa sarili niyo. Pera din yan, sir. Kahit na ang halaga niyan, eh, yung 10 piraso niyan, eh, 5,000, pandagdag ng matrikula ng anak niyo na yan. So, suggestion ko, dalawa lang ho yung paggawa ninyo. Kung meron ho kayong sale na non-VAT, mga exempt, katulad ho ng palay, bigas, mga exempted dyan, manok na buhay, baboy na buhay, o baboy na patay, basta hindi pa niluluto, eh pwede ho kayong magpagawa ng non-VAT. O pwede hindi na rin, dahil magpagawa kayo ng VAT invoice, eh doon nyo na rin i-resibo kung nagbebenta kayo ng calculator. Diba, sang katutak ang binibenta nyo calculator, more than 3 million, eh value-added tax na ho kayo dyan. So, pwede nyo rin hong gamitin yung value-added tax invoice ninyo sa pagbibenta ng VAT exempt. Kailangan lang ho ninyong i-identify. Ituturo ko ho yan lahat sa inyo para makatipid ho kayo ng pera sa resibo. Kung gusto ho ninyong i-discuss ko yan lengthily, eh pwede ho kayong, pag nakita ko na maraming nag-like nito, o kaya nag-heart, o kaya nag-comment, maabot tayo ng mga 200, eh, gagawa ho ako ng another video. Pero pag-usapan muna ho natin, itong nire-recommenda, kina-clarify ng BIR tungkol sa VAT invoice. O, pakita ko sa inyo, ayan.
So, pagkatapos, sabi ng biyayero, oh, ito itsura. Ayun, pinakita yung itsura. O, kita mo, meron silang sales invoice, merong service invoice, may commercial invoice. Ako ho, pinagawa ko lang isa eh. VAT invoice, kasi value-added tax ako. Isa lang, VAT invoice. Kasi yan ang nakasulat sa EOPT. Tandaan ho ninyo yan. Okay? Alam naman ho ninyo, ang isang sasakyan na marami hong moving parts ay mas madali hong masira. So kung ang kumpanya ninyo na marami rin kayong moving parts, katulad ng resibo, moving parts yan eh. So marami ho kayong pagkakataong masira. So ang nire-recommend ako sa inyo, hindi ko sinasabing mali itong ginawa ng BIR, mukhang mahilig manood ho ito ng ano, ng K-pop ha, telenovela. Pwede na ho ninyong tanggalin ito. Basta ilagay nyo na lang dito VAT invoice. O kaya non-VAT. Pwede yan. Okay? So, tanggalin nyo na rin ito. Itong cash sale, cash receipt. Okay? Pero ito ho, pwede nyo ilagay rin sa ilalim kung gusto ho ninyo. Katulad ng ginawa ko sa resibo ko, nilagay ko sa ilalim. Okay? Ang pinaka-importante kung sino yung bumibili. So, nilagay ko siya sa taas. So, registered name, TIN, business. Okay ho yan. May date. Dito, dalawa ho yung date na nilagay ko. O hindi, tsaka ko nalang sasabihin kung ano yung date. Pero ang date na to, questionable. Anong date ba yan? Para saan bang date yan? Okay. So, ito naman. Okay ito kasi non-VAT ito. Invoice, tama ba? Non-VAT ito eh. Yan. Ito, ang ano sinasabi ko, pwedeng wala ho yung number 9. Kapag nagbebenta ho kayo ng, katulad ko, isa akong CPA, eh wala namang discount sa akin ng senior citizen, single parent o yung PWD. So, hindi na kailangan ho ito. Pero kung nagtitinda ho kayo, may grocery ho kayo, may restaurant kayo, o may medicine dispensing activity kayo, required ho yung number 9. Yan. Okay, required yan. Ito, okay yan. Pero ito ho yung question ko eh, itong less withholding tax. Kasi ho, subsequent event ho ang withholding tax. Ang una hong gusto kong liwanagin sa inyo, ang VAT invoice ay sale transaction. Hindi ho withholding tax. Okay? Hindi withholding tax. So, hindi mo alam kung magwi-withheld o hindi yung taxpayer o yung buyer mo. So, ang magsasabi kung wi-withholdan ka, eh yung buyer mo. So, wala kang control. Okay? Wala kang control. Kahit na sabi, eh sir, ang negosyo mo ay naglilist ng property subject sa withholding tax yan. Wala ka pa rin control. Eh kung ayaw niyang mag-withheld, wala ka magagawa. O di mas maganda, matanggap mo yung property mo o pera mo ng buo. O yun ang sinasabi ko. So, ito hindi ho ako sang-ayon. Okay? Hindi ako sumasang-ayon na dapat merong withholding tax to. Kasi contrary ito sa law. Kasi sabi ng law, accrual lang tayo eh. Kung accrual ka, paano mo malalaman kung may withholding tax o hindi? Diba? So, dapat ito tanggalin. Ayan. Kasi magkakaroon lang ng withholding tax. Sabing ganun, income payment. May bayad na. Diba? Binayaran ka na. O din tagal pa nun. Diba? So, ito ho yung mga nakikita kong kailangan nating baguhin sa ating resibo. Okay, so, itong resibo na to, manual kasi to, mas maganda sana mag-resibo na kayo ng electronic para nasa cellphone nyo na lang yung resibo nyo. Okay, ang tawag nila doon, electronic in e-invoicing. Ayan, e-invoicing. So nasa cellphone niyo na lang ho at saka hindi na ho nasisira yung inyong ayan, katulad doon nito, sandbox uli, meron siyang negosyo, tanggalin niyo 'yan, tanggalin niyo ron, lagyan niyo na lang ng VAT dito. So kung meron ho kayong gustong i-discuss tungkol ho sa resibo, maganda ho ito, sinasabi rito. Ayan. Maganda ho 'yan, napakagandang rule ho nito. Basahin ninyong maigi. Okay? Basahin niyo maigi 'yan. Ako sa resibo ko, pakita ko lang yung resibo. Oh, meron pa ba ako resibo? Hindi, tsaka ko na lang ipakikita sa susunod na transaction natin yung resibo ko. So ngayon, ang sinasabi ko is, yung pagiging ignorante, magastos ho yun.
napakagastos. Pagiging ignorante, napakadelikado. So, wag ho ninyong iasa sa BIR yung pagko-comply nyo sa taxation. Wag. Sa tanda ko ng ito, napakadaming maling na ituro yung mga nasa frontliner. Okay? So, alalahanin ninyo na pag ang frontliner nagkamali, hindi ho sila yung mali, kundi kayo. Kasi kayo yung sumunod sa mali. At hindi ho sila mapaparusahan pag nagsabi sila ng mali sa inyo because kayo ho yung nag-execute nung mali. Ayan, sinasabi ko sa inyo. So again, ignorance is your best enemy. Lalabanan nyo ho yung ignorance. Okay, paano yung lalabanan? Eh di mag-upskill, upgrade, at mag ano kayo, upgrade, update. Ayan. So iniimbitahan ko ho lahat ng gusto na mag-mentor, matin ng mentorship sa akin. Magkakaroon ho tayo ng mentorship. At lahat po kayo ay invited para ho matuto kayo sa taxation. Ayan po. Lahat invited. Yung mga hindi naging CPA, yung mga bagong CPA, ikaw na negosyante ka, at yung mga nation builder, yung hindi nagnanakaw, magnanakaw sa batas. Ng taxation pala. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.